What's up sa inyo mga kapengyo? At today, meron tayong panibagong update about nga dito kay Shoki mga kapengyo. At nagsalita na nga siya laban dito kay Doggy mga kapengyo. Kung saan nirestbackan nga niya etong mga pinagsasabi ni Doggy sa kanya. Kung saan talagang pinapabulaanan niya yung mga sinasabi nga nito ni Doggy. At talagang pinalalabas niya dito mga kapengyo na plastic daw nga talaga to si Doggy mga kapengyo. So bilang isang magkaibigan at makita natin silang ganito na tutuldukan na nga daw nito ni Shoki mga kapengyo etong pagkakaibigan nilang dalawa, wala tayong magagawa dito mga kapengyo, kasi alam naman natin to si Shoki talaga mga kapengyo, iba rin ang pinaglalaban nito. At hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban nito mga kapengyo, at hindi ko alam kung ano yung gusto talaga nito iparating dito nga kay Doggy mga kapengyo. Alam nyo mga kapengyo, sa isang magkaibigan, hindi talaga lahat at yan, mahanap natin yung tunay nating kaibigan. Dahil minsan may mga kaibigan din na bumabaluktot, o minsan may mga kaibigan din na backstabber. Ito, real fucking talk lang mga kapengyo. At siguro, yung iba sa inyo, na mga solid kapengyo ko, na-experience nyo na rin yung mga ganyan. Alam nyo mga kapengyo, bibihira sa kaibigan yung ipagtatanggol ka at ipaglalabang ka ng patayan. Wala naman problema makipagkaibigan, pero wag lang tayo sagad-sagad mga kapengyo. Yan, halimbawa na lang nito mga kapengyo. Yung isa, may pinaglalaban siya sa dignidad niya. At yung isa naman, syempre, hindi naman din papayag na tawagin siyang plastic. Dahil nga mga kapengyo, may pinagsamahan sila. Para saan pa yung pinagsamahan kung tatawagin mo lang din plastic? Anyway mga kapengyo, tayo nang simulan to. At sabay-sabay natin panoorin. At kung ano yung makikita ko kay Shoki, nasasabihin niya na mga mali laban dito kay Doggy, yun yung mga re-reaction natin ngayong araw mga kapengyo. So tara, panoorin natin. So yun na nga mga ka-bad boys, bali magsasalita na nga ako about kay Aso, nasa labi ako ng plastic. Para sa akin, totoo naman. Kasi guys, dati okay nga siya. Okay naman kami, pero may time kasi dati nun na tinira niya ako. After nun, wala akong pakihan, diba? Sige, gara naman ni Kuya Dog, kasi may respeto ko dyan. Idol ko nga yan, isa sa mga idols na YouTuber yan. And then nung ako naman tumira sa kanya kasi medyo nainis na nga ako sa mga pasabi-sabi niya sa akin. Hindi niya rin ako kilala, ganito ganyan. And then guys, ganito kasi yan. Kung talagang totoong kaibigan siya, kung titirahan niya ako social media, kahit for the hype. Kasi guys, to hindi to for the hype. IPPM niya ako. Ganun dapat. So dito mga kapengyo, parang pinalalabas ni Jonah na kung titirahin daw siya ni Doggy sa social media, dapat i-PPM siya kung talagang kaibigan siya. At dito, parang nabutasan ko lang din to, eto si Shoki mga kapengyo. Alam nyo mga kapengyo, pwede naman talaga kayo mag-usap magkaibigan. At alam mo na pala na tinitira ka ni Doggy sa social media, bakit pinalala mo pa? Isa ka rin talagang hinayupak. Sabihin mo ha, kung hindi ka hinayupak, dapat kaibigan mo siya, hindi nyo na pinalala. Hindi eh. Ginantihan mo pa, sinabihan mo pa ng plastic. Hindi sa sinasabi kong mali ka, pero dito kasi parang pinalaki mo pa yung issue nyo. Ang nangyari, may sama ka rin ng loob, gumanti ka. Kasi nga, iniisip mo, pinahiya ka niya sa social media. Kasi ako, mga kapengyo, kung ako yun, kanyari kaibigan ko at tinuturing ko talaga siyang kaibigan. So, nakita ko, pinahiya niya ako sa social media. Kukumprontahin ko siya. Pare, bakit ganon? Bakit mo naman ako pinahiya dito sa social media? Ang ayos kong kaibigan sa'yo, bakit ka naging ganyan? Hindi! Ang ginawa mo, Shoki, ginanong ka niya sa social media, pati ikaw, nakisama na rin. Ginawa mo, pinalabas mo sa YouTube nyo, eto nga, ni Doggy, isang plastic. So, dito na, pumutok na. Lalo na lumala ngayon. Paano nyo mapipix ngayon to? Di nagkasiraan lang kayo magkaibigan. Tsaka pangalawa, Shoki, kung talagang kaibigan ka rin, biruin mo, dito pa lang, sa umpisa pa lang natawag mo, aso ka agad eh. Diba, mga penyo? Alam natin, masama talaga ang loob niya kasi, eto na nga, natuldo ka na nga, nagkaroon na sila ng alitan, diba? Pero as a respeto sana, dapat hindi ganyan yung ginagawa mo kasi kahit papaano may pinagsamahan pa rin kayo. So ngayon, ako hindi ko siya piniim kasi di ba for the hype to. Pero mga taon lang tahol, di ba? Kasi guys, nagsimula yan about sa doon sa away namin ni Bon, which is totoo naman talaga na magkaaway talaga kami ni Bon guys. Ngayon, naging okay na kami kasi dami na rin namin pinagsamahan eh. Para sa akin, mas okay pa nga si Bon kaysa kay Aso eh. Real talk lang. Kasi isipin mo naman yun, yung sa sinabi niyang yung sa Ford, hindi nag-alarm. Malay ko ba? Di ba? Malay ko. Tapos sobrang sisiraan mo kami na script to ganito ganyan, ididimanda ako, dapat ako ni Bon. Ano yun? Dapat PM ako, diba? Ito lang tanong ko sa'yo, Shoki, sino ka ba para i-PM niya? Kung ikaw nga, hindi mo siya pini-PM tapos ikaw, gusto mo mag-PM siya sa'yo, masyado ka naman choosy. Isipin mo to, Shoki, talaga namang maling-mali ka.
Isipin mo ang ginawa lang sa'yo ni Bon doon, mga kapenyo, eh nilagyan lang ng tissue paper yung kanyang sasakyan, which is wala namang nangyaring damage. Sila, nung gumanti sila, mga kapenyo, binalikan nila ito si Bon at pinagpupukpok nila ng steel bat at kung ano-ano pa, bato o ewan ko kung ano yung pinagpupukpok nila doon, mga kapenyo, ng mga praning na to. Pinagpupukpok nila yung salamin ng sasakyan ni Bon. Isipin nyo yun, mga kapenyo. O sino mas walang yado doon sa kanila, diba? Eh, si Bon, ang ginawa lang niya, hindi naman niya dinamage yung sasakyan. Tapos siya, gaganunin niya. Eh, talagang kahit ako, gawin mo sa akin yan, puta ragis ka, demanda talaga kita. Kaya ganyan, nakapagsalita lang din si Doggy, mga kapenyo. Dapat lang talaga na i-demanda ka, kasi napakabalasubas niyang ugali mo, yung ginagawa mo ganyan. Hindi maganda yung ganyan, porque nalagyan lang ng tissue yung sasakyan mo, masyado ka naman sensitive. O, palagay natin na pahiya sa social media, ba't hindi ka ba pwedeng gumante? Di, lagyan mo rin ng tissue yung sasakyan ni Bon. Pero yung ganun na talagang pipisikalin mo na, sisirain mo yung sasakyan niya, eh parang foul na yun. Parang hindi na maganda yun. Kayo, mga kapenyo, i-comment nyo rin down below kung tama rin ba yung sinasabi ko. Kung sasakyan nyo ginawa, o lilagyan ng tissue yung sasakyan nyo, so ngayon, re-rest back kayo. Tapos, anong gagawin nyo rin? Ano, sisirain nyo? Ano, handa kayo magpakulong? Papaangas-angas kayo para sa hype? Yan nga yung sinasabi sa'yo ni Doggy. Be matured. Kasi sinasabi mong gipit na ako para magka-views. And then para dumami yung siguro yung sa pera. Hindi ko kailangan niya. Alam nyo guys, gusto ko na talaga mag-update. Gusto ko lang mag-daily vlogs. Kasi ito yung kinalakihan ko, diba? Ito yung nagbago ng buhay ko, YouTube. And then ayoko lang ipakita kung saan pa ako nagkakapera, diba? Kasi guys, etong real talk. Hindi ako makakabili ng GTR kung YouTube money lang meron ako. Real talk yan. Kahit sinong YouTuber, magtanong nyo. Ulul mo! Sino pa niloko mo? Eh sa YouTube, ang laki-laki ng kinikita. Ano ka? Kung sinasabi mo sa negosyo yan, kabaliktaran yan sinasabi mo. Tsaka pangalawa, Shoki, talaga namang humina yung views mo. Real fucking talk, humina talaga yung views mo. Pati nga subscriber mo, bumaba na eh. Dahil nga marami ng hate sa'yo, marami ng may ayaw sa kayabangan mo. Hindi dahil sa pagtulong niya eh, okay na yung pagtulong niya eh. Wala na akong masabi dun eh. Kaso, ang yabang mo sobra, napaka hindi maganda nung ginagawa mo talaga. Dahil sa kayabangan mo, kaya yung mga subscriber mo, nawawalan ng gana sa'yo. Para kasing tinitimplang kapiyan o gata o juice. Pagka anlasa, kinulang sa asukal, masyadong matabang. Kaya nawawalan sila ng gana sa'yo dahil masyado nang matabang yung ginagawa mo. Hindi ka ba nakakahalata? Lahat sa comment section mo, pati sa community mo, mga nagko-comment sa'yo, puro haters na. Hindi na, wala nang good vibes eh, mga kapenyo. Minsan, dinaanan ko nga itong channel ni Shoki, mga kapenyo, pero talagang wala akong makita na nagtatanggol sa kanya. Meron man siguro nasa 15% sa 100%. Disipin nyo yun, mga kapenyo, sobrang daming haters niya, sobrang daming galit sa kanya. Dahil nga siguro, dahil sa ugaling ginagawa niya, isipin nyo, nananahimik si Doggy, gagawing issue, tas magkaibigan pa pala kayo. E di sana, nag-PM-PM na lang, nag-usap-usap na lang, diba? Kung hindi kayo kinakausap sa PM ng kaibigan mo, ikaw na ang mag-adjust. Kumbaga, ikaw na ang umintindi kung malawak niya ang pag-iisip mo. Diba, pinaim kita nung dati, nung laban namin ni Bon, sabi ko, kumusta ka sa akin? Tapos, sabi mo, hindi ka nag-focus-focus ganito ganyan. And then nung tinanong kita kung gusto mong lumaban, pero hindi kita masyadong kinulit noon. Dahil mo ayaw mo ganito ganyan. Tapos yung sumabog yung battle of YouTuber, yung medyo mainit na. Ahapit ka ng vlog ngayon na tinatanong mo sino si Jonah? Sino si Jonah? 3-on-3 na lang tayo. Sabi mo ikaw, si Nipen, si Yawi, 'di ba? Tapos sabi mo, 'di mo kilala? Tapos ni-review pa namin. Naka-unsubscribe ko pa sa akin sa YouTube ko. Ano 'yun? Kung plastic, ikaw talaga ang plastic. Gets mo? Eto mga kapenyo, ginawa pa niyang issue yung pag-unsubscribe ni Doggy sa kanya. Wala ka nang pakialam kung mag-unsubscribe sa iyo yung tao. Malay mo ba kung ayaw na niyang mapanood yung mga content mo? Malay mo ba kung naaangasan din siya sa iyo o nayayabangan siya? Isipin mo rin yun. Huwag masyadong sensitive. Napaka-sensitive naman pala nito ni Shoki, mga kapenyo. Yan! Yan yung mga ginawa mong sama ng loob sa kanya. Tinanim mo ng tinanim. Hanggang umani, lumabas ngayon sa bunganga mo. Kaya mo sinabihan siyang plastic. Isipin mo, magkaibigan kayo, tapos ganyan pa yung ginawa mo dahil sa sama ng loob mo, dahil in-unsubscribe ka or hindi ka pinapanood. Tapos parang sinasabi mo pa, parang si Doggy pa yung naghahabol sa battle of YouTuber nyo porque pumutok yung battle of YouTuber. Eh si Doggy na nga ang nag-announce o nagsabi na hindi nga siya pwedeng sumali sa battle of YouTuber o sabong online dahil nga meron silang gab license na bawal. Huwag mo nang baliktad
ta rin. Binabaliktad mo pa ang sitwasyon. Alam mo, ang dami kong nasisilip na butas talaga sa'yo, Shoki. Medyo hindi talaga maganda yung ginagawa mo. Ngayon parang pinapalabas mo pa na si Doggy yung naghahabol sa Battle of YouTuber. Eh, sikat na streamer yan. Kada stream nga niyan, hindi bumababa ng 10k. Mahiya ka naman. And then, si Renegade lang talaga pinipilit ko. Kasi sinabi ko ng mga Renegade kung gusto niya. Diba, easy money rin naman. 100k at TF. And then, sabi ko, parang may kalaban lang si Gami. Tsaka aso, iba yung si Kong sa'yo. Kasi si Kong TV talagang respetado. Hindi niya iniiwan yung matagal niya nang nakasama. So, yun na nga, bali. Nakakuha na ng respeto. Dahil, pag ikaw, pwede, tumirada, ako hindi, di ba? Tsaka wag mong ibabalik yung pinagsamahan dati kasi okay ka pa nun. Kasi ngayon, parang, alam mo yan, lumaki yung ulo mo, di ba? Ako, aminado ako, mayabang ako. Pero iba ako off-cam sa on-cam. Alam niyo naman mga nakakulap naming YouTuber. Kahit magtanong kayo kahit kanino, guys. Tingnan nyo na, mga kapenyo. Baliktad pa niya si Doggy ngayon. Pinalalabas pa niya na parang si Doggy pa yung yumabang. Kung hindi ka talaga tanga, ikaw yung yumabang. Kahit kanino mo pagtanong, kahit sa mga subscriber mo o sa mga fans mo, tingnan mo pababa na ng pababa yung subscriber mo. Marami nang nakapansin. Isang araw lagi bumababa ng 100. From 2.4 to 2.2 na lang ngayon, mga kapenyo. Sipin nyo, baba ng baba ang subscriber nito ni Shoki, mga kapenyo. Isipin nyo bakit bumababa. Tapos dito kinumpara mo pa si Doggy kay Kong. Eh magkaiba naman talaga sila. Tapos para sinasabi mo pa na eto si Doggy nang iwan ng mga kasama niya. Diba? Gumagawa lang talaga to ng issue, mga kapenyo. Ang pinag-uusapan lang natin dito yung about sa sinabihan mo siya ng plastic at about doon sa restback niya sa'yo, yung pananalita niya. Tapos ngayon dinudugtungan mo pa. Sinasabi mo pa na parang si Doggy yung mayabang. Tapos kinukumpara mo pa siya kay Kong, na si Kong hindi nang iiwan ng kasama. Ano yan? Kaibigan ba matatawag dyan? Kahit pasibihin mong may samaan kayo ng loob. Diba? Ikaw na nga nagsabi na mas pangit pag sa social media. Mas maganda sana kung nag-PM-PM na lang kayo. Diba? Ikaw lang talaga gumagawa ng issue, mga kapengyo. Si Shoki talaga, mga kapengyo. Kasi dito napapanood ko naman yung ibang live stream ni Doggy. Wala naman siya sinasabi talaga. Nung hindi pa nagsasalita nga to si Shoki ng plastic si Doggy. Walang sinasabi talaga si Doggy. Talagang puro laro lang siya. Puro live lang siya. No, talagang no issue. Tapos ngayon, eto, gumagawa ng issue. Talagang gustong pumutok ng Shoki na to. Tsaka ako sinasabi mo, mega license, gaganto, ganyan. Tapos, babanatan mo kami ng hamon ng basketball, tapos hindi mo naman itutuloy. Mga ganyang mga kabullshitan mo, di ba? Para makapagyabang ka lang. Pag nagyayabang ka, dapat tutuhanin mo. Tsaka yung sinasabi mo, ano, yung puntaan kita dyan, sabihin ko plastic ka dyan. Eh, kung mag-halfway tayo, kung sasabihin ng plastic, ano, pupunta ako dyan, napakalayo, para lang sabihin nyo. Kaya nga may YouTube eh, sabihin ko lang sa'yo, kaya PM kita kung gusto mo. Tsaka ito na yung pinakalas na babanggitin kita sa vlog ko. Bari, napakadami kong alam sa'yo. Alam ni Kuya MG yan. Kaya ako, kahit pa paano, may konting respeto pa rin ako sa'yo. Kasi naging kaibigan na. Pero ngayon, tutulduan ko na. Basta sa akin, plastic ka talaga. Tsaka may nakalimutan pala akong sabihin sa'yo. Kung malakas yung nasa likod mo, mas malakas yung nasa likod ko. Gusto ko prostang malakas. Siya pa may ganang magtuldok sa kanilang pagkakaibigan. Tapos isipin mo pa, mga kapenyo, sinasabi pa niya na mag-halfway na lang daw sila magkita. Parang talagang hinahamon mo pa. Tsaka pangalawa, kung gusto mo mag-PM sa kanya, ang dali lang naman, dapat piniem mo na lang. Bakit lumabas pa sa social media na sinabihan mo ng plastic? Dapat nung una pa lang, edi sana walang ganito. Nung una pa lang, piniem mo na. Total, magkaibigan naman kayo at may pinagsamahan kayo. Kung talaga tumuturing ka ng utang na loob kay Doggy about nga sa paggawa nyo ng music video, kahit papano naman siguro, eh nakatulong naman si Doggy dun sa inyo. Kung talagang may utang na loob ka, sana kung may sama ka ng loob, piniem mo na lang dahil kaibigan mo naman, hindi naman ibang tao. Tapos, yung sinasabi mo naman about sa basketball na paghahamon ni Doggy, syempre, magkaibigan kayo. Malay ba niya na gusto mo pala eh dun na sa online sabong o Battle of YouTuber ang gusto mo? At syempre, bilang mag-isang kaibigan, pwede naman kayo maglaro sa court lang, na kayo-kayo lang. Parang kila Idol Kong TV. Sila-sila, naglalaro lang din sa court. Nila Yo, at nila Juniboy. Diba? Mag-isip-isip ka naman. Siguro, eto si Shoki, kaya sumasama yung loob niya. Dahil nga gusto niya talaga to sumali sa Battle of YouTuber, eto si Doggy. Dahil nga naglalaro ng basketball. Ngayon, nung natanggihan ka, ginagawa mong issue yung paghahamon ni Doggy sa'yo sa basketball. Eh, kung ayaw naman ni Doggy, gusto lang niya off-cam, pwede naman siguro kasi magkaibigan naman kayo. Mag-isip-isip
isip ka, boy. Isipin mo yung mga pinagsasabi mo. Talagang halata dito na gumagawa ka ng issue at talagang binabaliktad mo sa mga tao na mali dito si Doggy. Alam na namin lahat, hindi mo na kailangan baliktarin pa si Doggy. Kami na mismo ang nakakapansin at nakakanood sa inyo lagi na mga nilalabas yung video. At dito napapansin namin at nakikita namin talaga kung sino ba talaga ang mas masama ang ugali sa inyong dalawa. At dito mga kapengyo, sana may natutunan na naman kayong panibagong aral dito sa ating reaction video about nga dito sa magkaibigan na si Doggy at si Shoki. Isipin nyo na lang mga kapengyo, kung may kaibigan kayong ganito, ano ba ang dapat nyong gawin at paano nyo mapipix itong awayan nyo mga kapengyo, since nagkaroon na ng lamat at sinabi nga nito ni Shoki na tutuldukan niya na ang kanilang pagkakaibigan. Kayo mga kapengyo, malulungkot din ba kayo gaya ko mga kapengyo? Kasi hindi maiiwasan talaga sa isang magkakaibigan mga kapengyo ang magtampuhan. Pero yung magbibitawan pa kayo sa social media at magbibigayan kayo ng masasakit na salita, parang mas pinapalalim nyo pa ang sugat na nadadama nyo sa isa't isa. Sana mga kapengyo, maging lesson learned to sa lahat ng magkakaibigan na hindi dapat lahat dinadaan sa social media. Kung kaya naman pag-usapan ninyong magkaibigan at kung may pinagsamahan kayo na malalim, bakit hindi na lang daanin sa matinong usapan? Hindi yung ganito mga kapengyo na magkakahiyaan pa na kayong dalawa na magkaibigan at magkakalabasan pa ng baho. Napakawala talagang respeto na makita natin yung mga ganito na nag-aaway na magkaibigan at syempre nakakawalang gana. Para saan pa yung salitang kaibigan kung ganito rin naman ang kalalabasan? Anyway mga kapengyo, maraming salamat sa panonood nyo dito sa aking panibagong reaction video. At kung gusto nyo pa ng umatikabong mga reaction video mga kapengyo, i-comment down below nyo lang yung mga request nyo para gagawa natin ng reaction video at panonoodin natin yan. Anyway mga kapengyo, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye bye! I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Hold you for forever.